Isang magandang araw, kaibigan. Ngayon ay naririto na naman tayo sa Balikatan Online Channel. Isang malaking pribilehyo na ako ay muling naatasan na magpahayag ng salita ng Diyos sa inyong harapan at nagpupuri ako sa Panginoon sa pagkakataong ito. Sa Balikatan Online Channel episode na ito ay atin mong tatalakayin ang topic na pinamagatang redemption o katubusan. Ano ba ang redemption o katubusan? In English, redemption comes from the Latin word redimere or redemptio ang sa Old French. At ito ay naging English na redeem na ang ibig sabihin ay to buy back. Okay, so bakit natin pinag-uusapan ang salitang redemption? Sa Biblia ay mahalaga ang tinatawag na redemption para sa salvation ng tao, kaligtasan ng tao. Biblical redemption means that salvation of the soul of humans is by the grace through faith in Jesus Christ alone. Nothing can be added to the work of the Lord Jesus Christ on the cross to save mankind. In Ephesians 2, 8 and 9, let me quote you this. It says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. Sinasabi sa Romans 10:9 that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus the Christ and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Narito ang salita ng Diyos na nagpapahayag na kailangan ng tao na lumapit sa Diyos, ipahayag niya sa kanyang bibig na si Kristo ay kanyang tagapagligtas para siya ay matubos sa kanyang kasalanan. Nais kong ibahagi pa sa iyo ang ilang mga talata sa Biblia na bumabanggit sa salitang redemption. Upang ating makita ang kahalagahan ng salitang ito sa Biblia, in Ephesians 1:7, in whom we have redemption through the blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. In 1 Peter 1:18 to 19, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things. Sinasabi, but with the precious blood of Christ. Ilan lamang yan sa mga talatang nagsasaad tungkol sa salitang redemption. Bakit may redemption? Bakit kailangan ng redemption? Bakit kailangan ng tao na matubos? Siya ba ay isinangla? Opo. Ito ang sinasabi sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is that ito ang kalagayan ng tao sa harap ng Diyos na sinasabi sa Biblia. Dahil sa pagpagsak ng tao sa kasalanan ng ating minana sa ating mga ninuno nung araw pa, people are bound to hell. Nakasangla ang kaluluwa ng tao sa kapahamakan sa impyerno. Yan ay masaklap na katotohanan na nakasaad sa Biblia. Dahil sa kasalanan ng tao, siya ay nakatakdang pumunta sa impyerno dahil sa minana niyang kasalanan. Ngunit, ano ang pag-asa ng tao upang hindi masadlak sa walang hanggang kamatayan o kapahamakan? Salamat na lamang ang Panginoong Hesukristo ay namatay sa krus upang tubusin ang tao mula sa kapahamakan. Jesus died on the cross to redeem man from eternal damnation. So what should be done to be redeemed? Have you been redeemed? Tinubos na ba ang iyong kaluluwa? Hindi ibig sabihin na namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay tinubos na ang lahat ng tao. Hindi po. Malinaw sa Biblia ng tao ay may kailangan gawin upang makamit ang kaligtasan at hindi mapunta sa kaparusahan upang matubos ang kanyang kaluluwa. Ito ang katuruan ng Biblia at ito ang katuturuan ng Panginoong Hesukristo. I invite you to cross-reference in your Bible. Kung kayo po ay may Bible sa inyong tahanan, i-cross-reference po niyo ang sinasabi na paraan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Ano ang dapat gawin ng tao upang matubos? Remember in Romans 10:9, sinasabi that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart, God had raised him from the dead, thou shalt be saved. I-confess daw po sa ating bibig at sa ating puso ay ating panampalatayanan siya. Nais mo bang matubos ang iyong kaluluwa ayon sa paraan na tinuturo ng Biblia? Ngayon ang araw ng kaligtasan. Inaanyayahan kita na isuko ang iyong buhay sa Panginoon para sa katubusan ng iyong kaluluwa. Let your soul be saved today. Let your soul be
redeemed today. Ano po ang dapat gawin? I invite you at this moment to come in God, to God in prayer. Angkinin mo ang panalangin ito. At aminin mo na ikaw ay makasalanan, na may kaparusahan, na naghihintay sa iyo sa apoy ng impyerno. Ngunit may pag-asa. Ang pag-asang ito ay tinubos na tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior now, at this moment. Kung iyong ipahihintulot, inaanyayahan kita, hayaan mong gabayan kita sa panalangin ng pagsuko at pagtanggap kay Jesus bilang iyong manunubos at tagapagligtas. Inaanyayahan kita tayo yumuko sa panalangin sa Panginoon sa pagtanggap. Let us pray. Inaanyayahan kita na sumunod sa panalangin. Aminin mo at angkinin mo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, inaamin ko ang aking kalagayan bilang ako ay makasalanan. O Lord, at mayroong kapahamakan na naghihintay sa aking kasalanan, Panginoon. Ang kapahamakan sa apoy ng impyerno. Ngunit salamat, Panginoon, ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang aking kaluluwa. Upang ang aking kasalanan ay mapatawad, Panginoon. Patawarin mo ako sa aking kasalanan, Panginoon. Inaamin ko na ako ay makasalanan. At sa oras nito, tinatanggap kita bilang sariling Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Isinusuko ko sa iyo, Panginoon, ang aking buhay, O Lord. At tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na kaloob mo. Salamat po sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan na kaakibat ng aking kaligtasan. Salamat po ng marami, Panginoong Jesus. Amen. Now that you have accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, ano po ang nangyari? What awaits now that you have been redeemed? Nais ko bahagi sa iyong ilang talata sa Biblia, Titus 2:14, sinasabi you, who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity. Tayo na po ay tinubos niya sa ating mga karumihan, Isaiah 44:22, sabi niya, I have blotted out as a thick cloud thy transgression. Inalis na po ng Panginoon ang ating mga kasalanan dahil po sa banal na tugon ng Panginoon Jesucristo. Romans 3:24-26, being justified freely by His grace through the redemption that is in Jesus Christ. Yan po, sa pagkatubos natin, guilty tayo, kaibigan, lahat tayo bilang tao. Pero now that we have that He has redeemed us, we are justified, na pawalang sala na tayo, kaibigan. Dapat may kaparusahan tayo sa impyerno, dapat mapupuntang kaluluwa natin doon. Pero, dahil we have been redeemed, ngayon ligtas na tayo doon, saved na tayo sa lahat ng kaparusahan, dapat ay sa atin. We are saved by the blood of the Lord Jesus Christ. And last verse, Colossians 1:20-22, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. Dahil sa dugo ni Jesus, malaya na tayong makalalapit sa Kanya, inari na tayong anak ng Diyos. I now congratulate you if you have accepted the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. You are now a child of God. You are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Salamat sa iyong pakikinig sa Balikatan Online Channel, at hanggang sa muli po nating pagkikita. Sa Diyos ang lahat ng papuri, to God be the glory sa episode na ito ng Balikatan Online Channel.